yan, mga BBM na. Pati si Presidente Duterte, nakahalata na sa inyo na hakot yung mga supporter nyo, no? Yun nga yung sinasabi ko na ano eh, na yung BBM is magaling sa hakot at sa survey propaganda, pero kulelat sa masang Pilipino, no? Kulelat sila sa masang Pilipino. Kasi ang ginawa nila dyan kasi nung naghakot sila ng naghakot ng mga yung mga sa caravan, sa rally, and then susundan nila ng survey, no? Yun yung ginagawa nila para magmukha silang malakas, no? Tapos ito naman si Lenny Robredo, bumibuild din ng mga supporter, and then ang panlaban niya rito yung mainstream media. So si Bongbong Marcos, caravan justified by survey, no? Si Lenny Robredo naman, caravan and then mainstream media. Kaya nga kawawa nga si Isko rito eh. Kaya lang ang problema kasi yung mga supporter kasi ni Isko Moreno is yung talagang mga masang Pilipino. Kaya naniniwala ako dito na mas malakas talaga si Isko rito kaysa kay Bongbong Marcos at kay Lenny pagdating sa masang Pilipino. At organic, eventually magta-transform naman sa boto yung mga supporter ni Isko Moreno itong kay Bongbong Marcos, dahil nga mga binili lang niya yung supporter, saka yung survey naman, hindi naman ako naniniwala ang totoo yan, that is a propaganda. At the same thing na kay Lenny Robredo. Kaya pagdating ng eleksyon, magugulat kayo na talagang itong mga survey na ito, hindi ito totoo. At itong mga pinagsasabi ng mainstream media. Ayan, pakinggan nyo si Duterte. Dean Asestio. Hindi dito ba siya? Dre, suportahan daw kita. Dito ako buboto sa ano mo, sa presinto mo. Sabihin mo nang dadating ako. Sige. Boboto ako. Eh kung ako taga Davao, boboto kayo. Ito bang nag-plak-plak? Taga saan itong mga to? Mukhang hakot ito eh. Hindi hakot to? Mukhang hakot. Sige na, palakpak daw kayo. Hakot nga.